February 19, 2020 ay ang araw na una kong nakita ang misteryosong taong nagngangalang Melvin. Pinagtagpo ang aming tadhana dito sa National Children's Hospital kung saan naka-confine si Baby Vincent. Halos isang taon na din ang lumipas, ngunit hanggang ngayon, manghang-mangha pa rin ako sa pagtatagpo naming dalawa. Marami na ang mga nangyari sa loob ng isang taon at masasabi kong hindi aksidente ang aming pagtatagpong ito. Quiet muna, quiet muna, quiet. Hello po. Okay lang po, ito po si Kuya Bino. Si Mama. Babati daw. Ayan, dinig po kayo. Ben. Ah. Birthday na. Sige na, kausapin niyo lang, Nay. Ha? Hindi ka na ni Mama. Bakit mo ako namimiss? Siyempre, anak kita. Ha? Hindi, okay lang ako. Ah, okay lang ako. Kayo? Okay lang si Mama, dahil marami ginagawa. Kasi sabi ko kay Ann, kinukuha ko yung number ni Kuya mo para mag-contact kita. Kaya tanong ako ni Ann, kung nakautak na kita. Ah, tapos? Hindi pa ako nag-repair, ay tumatabok naman si Kuya mo, kaya sa larating ko lang yun eh. Saan galing? Pa-develop ako nung mga picture ng amo ko, ano tutan ako. Ha? Ah, tapos amo mo? Ha? Amo ko nga, yung may-ari nitong bahay. Nalilililin ko. Ah. Okay ka na? Gagabi na? Magpagaling na na. Mamayang gabi, baka ano, kumidlat ng malakas. Huwag ka masyadong lalabas. Ha? Tapos baka umulan. Hindi, papayag yung Panginoon. Papayag yun, basta akong sabi. Hindi, malalig lang tayo na dito na. Oo, at kaya ko naman yun. Alam mo na, darating ilang taon ka na. Ngayon, alamin mo na kung ilang taon ako. Kasi susunod. 26 ka na. 26, sa susunod, kung magtatanong ka o kung hindi mo na magawang magtanong. Kuya Bin, mama. Kung hindi mo na kayang, ano, kung hindi mo na magawang magtanong, hindi ko na kayang alamin yung edad ko. 26 pala siya ngayon. Na, ngayon anak, lang. 93 ka eh, magkasunod ni Kuya LG mo. Ano, dadalaw din ako dyan, pero matatagalan pa. Kapag kaya ko na mag-isa. Kapag kaya ko na mag-isa. Makakadalaw ako dyan na mag-isa lang ako. Kaya lang di mo na mapapansin. Hindi nga, huwag ka nang umalis sa mag-isa. Mag-aalala na naman kami sa'yo at saka sa kuya. Doon nga ako masaya. Mapipigil yan mo yung kasayaan ko. Kailangan mo mapag-isa. Ayaw mo na pagkasama mga kapatid mo at saka si mama? Ganun na rin yun. Saka mas masaya ako sa bagay na alam kong patutunguhan ko. Kasi nga ako, pangarap ko, siyempre alam ko 26 ka na, pangarap ko, gusto ko bumalik yung dati ikaw kasi gusto ko rin magkaroon pa ng sariling pamilya mo para mayroon ka pa ng kasama habang buhay. Natakot ka sa ganun? May pag-aasikaso sa'yo. Sa pag-aasikaso, normal na yun. May nag-aasikaso na talaga sa akin. Iba yung pamilya mo anak, yung matatawag na asawa at saka mga anak. Oh, yung pamilya ko na yun, masasabi ko nung sa'yo hindi, Judas. Kasi, mas pinili ko ang mag-isa. Ipapanood ako sa'yo na. Sige, ano. Dahil nga po sa... Kilala mo to? Dahil nga po may ibang pinasama si Mama. Kasi po nung nasa gimba ako nun, katrabaho na po ako nun. Tapos si Papa nasa Manila. Tapos ang naiwan lang po dito sa may Rebaisiya. Yung dalawang maliit, si Kuya Melvin sa ako si Mama. Siyempre, kumbaga parang sa part ni Mama. Parang naganap ko siya ng, ano, mga parang may, hindi, sa part ni Mama, hindi ko po paliwanag, pero may intindihan ko siya kung ba't niya rin po nagawa. Pareho naman po silang, sa akin, pareho kong nakita na may pagkukulang sila. Si Papa may pagkukulang kay Mama. Si Mama may pagkukulang po kay Papa. Ngayon po, noon po sobrang galit po kay Mama talaga. Hindi
wala siya kinakausap. Talagang parang sinumpa ko na po. Kaya nandito po, ito po kasi yung mga nakaraan. Si mga po talaga may dahil yung gustong bumawi sa awin. Kaya nakikita ko na ang bumawi si mama. Sa wala naman po kung ibang umupuntaan dito. Yung sariling pamilya na lang, yung kuya. Nakwento nga ni... Eh, yan yung napanood ng tatay nila yan. Yun na naman yung ano ko, pakatawagan siya. Yeah. Ito bang... Noon po ako nag-i-stay na ako sa ama ko. Eh, medyo umar parang nagkakaroon nga ako ng pandemic. Sabi ko, wala pa naman po ang trabaho. Kumbaga parang nangyari na ako sa ama ko, doon ako nag-i-stay. Wala naman po ang ginagawa. Sabi ko, doon po muna ako yung kuya sa lupa. I-stay po ako doon nung mga ilang buwan, mga isang buwan din ko. Tapos nagkaroon po ako ng trabaho. Si mama, lagi akong tinatanong. Kasi dito na po ako minsan kumakain. Kasi wala rin. Kasi makikitulog ay, nag-aano naman ako. Kasi pupunta siya ng hapit at siya makikitulog ko na yun sa akin. Inisip ko nga din po siya kanina, parang binuboring po niya yung sarili ko. Tapos ngayon, nag-open na ako sa ano po. Tapos nagunta ko yung panganay ko, nagkita rin kami ng panganay ko. Nung inuwag ko sila sa ospital, kami nagkita. Kasi mo ko na, marami sa Jesus nun. Nung kami unang nagkitaan, hanggang si Ann, pinitan na po rito ni Ann. Mahirap, nakapilap talaga pag nasa malayong pa sa mga anak ko. Bago po yun, hindi na po alam na nakagali. Yung trabaho pa rin po, nag-aral po sa gimpo. Yung pinag-aralan ko yun, maliit na school lang. Tapos nag-warning student na rin po. Sabi ko magkakasalita ko lang po yan. Tapos nalalaan ng college. Nandito ko lang. Ang sa akin na po yun, maita man lang nila. Tapos nila na support. Kaya sa sarili mo, yun lang po. Huwag ako mag-aral. Kasi na mapapunan doon ko yung napag-stop ng lahat ng buwis. Sabi ko kayo pala, pag gusto kong umuwan, nalabas po yun, pero mas maraming opportunity kapag pagtapos ako. Sabi niyo, hindi ka mag-aaral, napag-tapos ka na. Doon yung mag-trabaho ka. Ako, walang taas ng pangarap na para lang nila. Pero yung pangarap nila sa amin, parang napakasama lang. Pumunta po din sa ano, pero nag-aaral po ulit ako. Tinuloy ko po. Lalo nga na sobrang hirap po kasi dalawang trabaho na po yung pinapasukan ko nung aga po sa office mo sa ngayon po. Tapos nag-aaral po ako sa matubo. Ngayon gabi. Kasi parang nakulubog-lubog din po. Yan, di nga rin po kailahay eh. Kasi yung ibang sa, kasi dito po sa may ano, CRT, may mga branch po nakabanatuan sa ano sa may mga subject po kung pinapasukan sa kamalutuan, meron po dito sa Rosec. Tapos nung mga second sem na po, ay parang ano, second sem po, ililipat na po yung mga subject sa kamalutuan. Nag-drop na po ako din, hindi ko na po ayaw, hindi ko yung trabaho sa Rosec. Ngayon po, nagpapatulong uli ako kung ano, makapaas ko sa sihil sa mga dati kong capacity. Kasi yung mga dati kasabay ako, yung teacher na po. Hintay ko lang po yung update sa sino, makakapasok ako hindi. Yeah. Anong pangalan? Yung mga nakasama ko sa tahanan. Simula nung maliit ako. Nag-alaga, nagbantay. Mga nakalaro. Ano kayo, ganun pa rin naman eh. Kapag nakikita kaming masaya, laging mayroong sakuna. Ano yung miss niya daw pag nagbabasketball daw kayo? Magaling ka daw? Alam mo yun, ano eh. Kilalang kilala ka daw doon na magaling na basketballista. Kasi may idolo ako. Sino ang idolo mo? Basketball. Jordan. Paano?
Magic Johnson, Larry Bird, si Iverson. Ayoko na yung mga lumalabas na bago ngayon. Si ni Steven. Oo, tsaka... Idol ko yun. Hmm. Magaling yun, shooter yun. Oo. Pagka sinabi ko si mama mo, ano yung naalala mo pag sa mama mo? Ano siya? Masipag. Pag siya masipag, iba masiyahin. May siya matulungin. Miss na miss mo na yung mama mo? Hindi. Hindi ko miss siya. Pero gusto mo siya makita? Hindi rin. Di ba sila pupuntahan mo sa kabanatuan? Hindi. Hindi na miss mo sila? Hindi. Hello po guys. Kumusta kayo? Magandang hapon. Sana po nasa mabuti tayong kalagayan. Bago po ako magpasalamat sa inyong pong ipinabot na pagmamahal, may nagtanong sa, mayroong nakapagtanong na kung paano ko sinimulan mag-take ng drugs. Nagsimula po ito nung wala na kami ng asawa ko. Dahil wala na kami noon, hindi na sila kasali sa bagay na yun. Nakilala ko sila dahil sa mga napagsamahan namin, mga kaibigan ko, napagsamahan namin, naging ano namin, pagtrato sa isa't isa. At kung paano nila nadadala yung buhay, addiction. Doon napamahal ako sa kanila at naging kaibigan ko sila na handang tumulong kahit ano man ang mangyari. Yun nga lang, hindi tulad ng pagiging magkaibigan namin, yung ginagamit namin na kasiyahan, na parang hiram lang. Kumbaga sa awit eh, yung pagmamahal na hiram lang. Ganun. Hindi tulad ng pagiging magkaibigan namin yung bagay na yun. At hindi nagtagal yung pag-aan namin. Ewan ko sila, baka nagpatuloy, pero ako hindi nagtagal. Kuya Bin? Tumigil na po ako sa paggamit nun. Kuya Bin, tanong ko lang, gaano katagal yung pag-take niya ng drugs? Halos taon. So, nasa isang taon yung tinake ang drugs? Pwede bang malaman, Kuya Bin, nung unang na-take mo yung drugs, ano yung pakiramdam? Kasi hindi ko alam anong pakiramdam nun. Ang pakiramdam po nun, masarap. Kumbaga sa pagising mo, hindi yung antok eh. Yung parang may hangover kapag gano'n. So parang gising na gising? Ano? Yung may tama pa rin kahit tinulog mo na gano'n. Maraming nagsasabi, Kuya Bin, baka daw na-stress ka sa paghihiwalay nyo ng asawa mo o kaya sa paghihiwalay ng mama at papa mo. Gaano ka totoo yun, Kuya Bin? Hindi po, sa barkada ko yun. Yung tungkol sa kanila, wala sa isip ko yun, yung sila yung tungkol sa kanila. Maganda, Kuya Bin. Maganda po, parang tulad na kahapon. Okay, okay. Nakukuha na ni Kuya Bin ang aking kapugian. No? So habang naghihintay po kami, kung kakantahan mo ulit si Ate Julian, anong kanta yun? Malaman, yan ang damdamin na sa'yo'y nararamdaman. Kung di mo alam, puso'y di mapalagay pag di ka namamasdan. O bakit ganyan at maging sa'king pagtulog? Laging alaala ka, nais makapiling, nais makayarap sa tuwi na. Ala, kinakabahan talaga siya guys, oh. Okay. Ang totoo po niyan, kinakabahan ako. Kaya kasamahan niyo po ang maganda ng isusuot. Wow.
Mas bagay po ba to, guys? Ayun, no? Grabe. Guys, hindi namin alam kung ano po yung susutin ng ating Kuya Bin. Lahat bagay sa'yo, Kuya Bin, ng damit ko, eh, no? Sa'yo na lahat yan? Yahoo! Wow! Yahoo! Grabe, Kuya Bin.